Hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalaibo kayo ng ating pong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo para sa ating pambansang awit. Pwede na pong maupo. Hi! Tigil-tigil. Okay po. A lucky charm to her parents, ABC Paulino and Tita Helen. Angelique Alexis, who was born on April 25, 1989 in Cabanatuan City. She is the youngest of four siblings. Romelen Lovejoy, Irish Gidget, and Nino Romel. She finished her grade and high school at Our Lady of Sacred Heart Academy in Gimba, Nueva Ecija, and later on, earned her degree in Bachelor in Arts in Language and Literature at the University of the Philippines, Baguio in 2009. She was a very active person during her college days as she became the head of UP Baguio Astrum Scientist Sorority in 2008. She gave birth to her two lovely daughters, Alexi Zane Cayin, 12 years old, and Akisha Jane Luis, 11 years old, in 2010 and 2011, respectively. She worked as a call center agent, had some business, and before entering the politics, she is an online English tutor to her Japanese and Korean students. We first came to know Konsi Angge when her dade, that's how she calls ABC dade and mame, that's how she calls Kuya Boy po, became the Liga ng Barangay President way back in 2013. Kung hindi po ako nagkakamali, officially, she became a member of the Sangguniang Bayan only last June 30, 2022 and was ranked as number one. She was given the two of the most difficult committees in the Sangguniang, the Committee on Public Market and Slaughterhouse, and Committee on Ways and Means, Franchising, Games and Amusement. She was able to sponsor, present these ordinances in public last November 26, 2022, and finally, head the Sangguniang enact two important codes of the municipal government, which is the Santo Domingo Market Code and the Local Revenue Code in December 12, 2022. And it only took effect this January of 2023. The last time we talked over the phone, over an agenda she left, ang saya niya pa po. She would always say, thank you, Sec, sa help. Palagi po siyang grateful. Sabi niya, mamamasyal pa sana kami sa Clark, kay ate. No, meron po kami mga plans. Tapos, last week, dapat siya po ang sponsor ng coffee namin sa SB. Sa bahay naman niya pala, kami iinom ng kape. So, wag mo kaming dalawin, Konsi Angge. Alam na alam mong nakakaramdam kami. A responsible, bright, supportive, and joyful person, we are saddened for your passing. You could have done more for the people of Santo Domingo.
You could have gone to many places, pero talagang ganun, you were bound to be with the love of your life, God. Our memories together will always be etched in our hearts. Salamat at paalam, Konsi Angel. And to give us the first, humihinga lang po ako. Message po ng pakikiramay is from the Liga, representative from the Liga ng mga Barangay, Liga ng Barangay Treasurer, and Punong Barangay of Barangay San Pascual, Punong Barangay Saldi Bailon. Isang maganda at malungkot na umaga po sa ating lahat. Kaila Mayora, kay Vice, sa lahat ng kumpanyang bayan members, kay Admin, sa lahat po ng ating mga kapulisan. Ang Liga po ng Barangay, sa pangunguna po ni Caproni, ako po ay natasan niya na pansamantalang tumayo po rito sa inyong harapan upang magbigay po ng pakikitalamhati sa mga naulila po ni Konsehala Angge Paulino. Sa kamayon po, nasurpresa rin po ako sa, dahil lang po si ABC po kasi may sakit. So, ang inyong pong lingkod, pansamantala po, humarap po sa inyo. Sa totoo lang po, itong nakaraan po kasing Pasko, si Konsehala Angge po kasi nung ko lang po naranasan na pinasyal niya po kami lahat ng kapitan at nagbibigay po siya ng pasasalamat at nga po nagbibigay ng konting regalo po sa amin. Siya po lang marahil yung nakaalala po sa aming mga kapitan nung araw po ng kapaskapaskuhan. Kaya sa nakita ko po na paglilingkod po ni Konsehala Angge, doon ko po nakita yung isang mahusay na leader at pakikisalmuha sa kanyang kapwa, wala po siyang pinipili na nilalapitan. Kaya ang Liga po ng mga barangay ay makikinamhati po sa pamilya po ni Konsehala Angge, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid at magulang. At yan lang po at paalam si Halangge, hindi ka po namin makakalimutan habang magandang umaga po sa ating lahat. And to give us also a message on behalf of the Sangguniang Kabataan Federation, may we call on, ito po kabiruan niya palagi, ano, ang tawagan nila ante. So, the SK po, SK Chairman of Barangay Santa Rita, Mr. Vincent Balbage. Isang malungkot na umaga po sa ating lahat. Bali, ang Sangguniang Kabataan po ng Bayan ng Santo Domingo ay nakikiramay po at nakikidalamahati po sa pamilya po ni Konsehala Angge Paulino. Bali, share ko na lang po siguro yung previous na samaan po namin ni Konsehala, which is noong February 10 sa AVR po. Yun po yung huling kasama ko po siya. Magkatabi kami sa upuan, nagkukulitan at nagkukwentuhan. Yung tipong, ito dapat yung gagawin namin ngayong araw na ito, hindi na kami nakapagtuon sa attention na yun, kundi lang nagkulitan lang kaming dalawa at nagtawanan. Bali, noong araw na yon na kasama ko si Konsehala Angge, iba ang kanyang aura, napakaganda, napaka, basta hindi ko pumawari na iba yung itsura niya before na laging siya nakakasama. Pero noong time na yon, hindi ko po akalain na yun na pala yung huli namin na biruan, hiyawan at
yung tipong kwentuhan po namin na sa katuwaan eh, aabot na sa physical na tapikan at ampasan. So, yun lang po, konsehalang eh, maraming salamat sa masasayang alaala na iniwan mo sa akin, sa amin na mga kaumay ng Santo Domingo, hindi ka namin makakalimutan. Maraming salamat po. And we also have with us the SK Chairman of Barangay Santo Rosario, SK Chairman Irish Joy Chan. Isang malungkot na umaga po sa ating lahat. Pasensya na po, mababaw talaga yung luha ko. Nakikiramay po ang buong Sanggunian Kabataan Federasyon ng Santo Domingo sa buong pamilya Paulino at pamilya Uy. Ate, kung nasan ka man ngayon, babaunin mo sana ang aming pagmamahal at respeto. Hindi ko makakalimutan na ikaw ang nagiging alarm clock ko tuwing umaga pag may meeting, may budget hearing ang Barangay Santo Rosario na kasama ang SK. Ate, kumare, mama, konsi, lahat ng tawag nila sa'yo, lahat ng iyan ay hindi namin makakalimutan. Sa puso't isipan, ikaw lagi ang number one. Naalala ko, noong nalaman namin na tatakbo ka bilang konsehal, lagi kong sinasabi sa'yo, sa Santo Rosario pala, number one ka na. Pero ate, sa sobrang galing mo, sa karisma, talino, na ipinamalas mo sa buong Santo Domingo, we are so proud of you na naging number one ka. Ate, ipagdarasal namin ang hustisyang nararapat para sa'yo. Mahal na mahal ka ng bawat Rosayan at ng lahat ng taga Santo Domingo. At sa ngalan naman po ng pinuno ng mga bawat, I mean, unahin ko na po yung sa ngalan po ng Kawani. Tinatawagan ko po si Kapcholi Laso. Pinaabot ko ng lahat ng mga kawali ng ating pamahalaang bayan ng Santo Domingo. Ang pakikiramay po sa pamilya ng Paulino at Uy na nandito po ngayon. At panalangin po namin ay yung agad mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng ating minamahal na kagawad ng ating bayang Santo Domingo. Siguro si Hala Angi po ay hindi natin makakalimutan kapag siya po ay ating nakita. Lagi po siyang nakangiti. Kung ano po nakikita ninyo, na wala na pala, ano po nakikita ninyo sa tarpaulin, lagi po siya naka-smile, halos mawala po yung kanyang mata sa kanyang pag-ngiti o pagtawa. Ano po? Kaya sa araw pong ito ay ito na po yung huling araw na natin na siya ay makikita. At sama-sama po natin siyang ihatid sa huling untungan. Hindi po namin kayo makakalimutan, Konsehal Angge. Maraming pong salamat. At sa ngalan po ng pinuno ng bawat tanggapan, isa din po ito sa mga palaging kasama ni Konsehal Angge. So actually po, ayaw niya kasi baka daw siya bumunghalit ng iyak dito. Pero wala po siyang choice. Tinatawagan ko po ang ating municipal agricultural risk at ang kasama niya po sa team ng gabi, Ma'am Emmy Flores. Pagbati po sa lahat ng mga naririto, kay Mayor, kay Vice, sa Sangguniang Bayan, sa pamilya po ni Konsehal Angge. In behalf po ng mga pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalaang bayan ng Santo Domingo ay ipinaaabot po namin ang pasasalamat kay Konsehala Angge Paulino.
na bagamat maikli ang kanyang naging oras upang mapaglingkuran ang bayan ng Santo Domingo, ay nakita po namin ang kanyang dedikasyon, malasakit at pagmamahal sa bayan. Personally, hindi ko po maiwasan na hindi maluha mula pa noong unang araw na nalaman ko ang nangyari sa kanya. Dahil sa maikling panahon po ng kanyang paglilingkod, ay naging malapit po kami sa isa't isa. Bukod sa hawak po niya ang Committee on Public Market and Slaughterhouse, kapag may mga tanong or may mga problema po siya patungkol po sa market, ay tinatawagan po niya ako. At lalo po kaming nagkalapit dahil sa tindang gabi. Hindi po matatawaran ang suporta ni Konsehala Angge sa mga tinderelo at tinderela ng bayan ng Santo Domingo. Talaga pong kapag may simpleng meeting or event, ay nandyan po siya at nakasuporta po sa aming lahat. Hindi po namin malilimutan ang mga masasayang araw na kami ay magkasama. Kaya po, in behalf na din po ng aming mga kasama sa Tindang Gabi Family, DA Family, MAPSI Family, and LGU Family, ipinaaabot po namin muli ang pasisalamat dahil nakasama ka namin, mahal namin Konsehala Angge, at ang aming taus-pusong pakiramay sa iyong buong pamilya. Lalong-lalo na po sa iyong mga anak na naiwan. You may now rest in paradise. Mahal kita, pinakamagandang konsehala. And also to give us his condolences, may we call on SB member Jose Rolando Gozo. Aking kiramay po ako sa pamilya nung naiwan ko si Hala na ang gay. Honorable Alexis Angelic Paulino, isang ina, isang anak, isang kaibigan, isang kasama, bunso ng amin sa amin isang ganyan. Mamimiss ko ang ngiti mo tuwing Lunes ng umaga. Mamimiss ko ang salitang menudo sa tanghalian. Mamimiss ko ang long pamilti ka naman sa parquet beans. Kulang ang oras, panahon, para ipakita ang kakayahan niya bilang konsehala ng ating bayan. Ngunit, ginawa niya lahat ng magagawa niya. Malaki pa sana at malawak pa ang balak niya sa ating bayan kung pinagbigyan pa sana siya ng pagkakataon. Muli po, paalam at maraming salamat kay ibigang konsehala ang gyan. Till you meet again. Thank you, Ponsi. At ngayon naman po ay si SB member Emerson S. Matias. Isang malungkot na umaga po sa ating lahat. Sa pamilya ni Angge, kami po ay nangikiramay. Tatlong salita. Si Angge, isang kasama. Kasama sa politika, kasama sa pagpapaunlad ng bayan ng Domingo, kasama sa sanggunian, napakabait, napakalambing. Dati, ako yung kauna-una pumapasok sa sanggunian. Nung siya ay nanalo bilang konsehal, magugulat lang ako. Nandun na siya. Siya yung sa aming lahat sa sanggunian, siya yung pinakamasipag pumasok. Alam ng lahat yan. Pangalawa, si Angge ay isang kaibigan. Sa akin, buhat nung ako'y naging kapitan, naging ABC namin ang kanyang tatay. Lagi ko na siyang nakasama. Ang tawag ko sa kanya noon,
Initial cap, G. Hindi ka G. G. At panghuling siyang G ay isang kapatid para sa amin. Dahil kami walang kapatid na babae, tatlo kaming lalaki. Nakita ko sa kanya yung isang pagiging para siya kapatid na babae para sa amin. Hindi mo matatawaran ang kanyang kabaitan. Alam nating lahat dyan, si Angge, walang kaaway. Napakabait. Puro kaibigan, puro ngiti. Kaya tayong lahat ay nalulungkot sa kanyang pagkawala. Kaya ngayong araw na ito, pagdasal natin na sana siya ay mabigyan ng hustisya para sa kanyang pagkala. Muli po, paikiramay sa buong pamilya. And to give us po, to render us a song for Konsi, may we call on SB member Wilfredo Maniego. Magsasalita daw po muna siya. Isang mapagpalang umaga po at marapot na umaga sa ating lahat. Si Angi po, nakasama namin ng halos 15 buwan simula po na mag-file kami noong 2022. Si Angi po, isang mabait na bata, masipag, matulungin, laging nakatawa na kahiti po. Subalit, yung hindi po pala na yun ay may lungkot. Nalungkot tayo, nalungkot ang mga kaibigan, nalungkot ang buong bayan ng Santo Domingo, lalo higit po lahat sa kanyang mga magulang, kapatid, Barangay Santo Rosario, kapamilya, ang buong bayan ng Santo Domingo. Kaya Angge, sa halos may klip pa na ako na paglilingkod mo, maraming salamat sa mga natulungan mo sa kababayan natin, lalong-lalong na sa bayan ng Santo Domingo. Angge, salamat. Walang hanggang pasasalamat sa iyo.
Kiramay po ni Konsehal Edgar S. De Leon Jr. Good morning po sa ating lahat. Ito ang isang malungkot na umaga. At ang pamilya po namin ay taus-pusok ang kiramay sa pagkawala ni Konsehal Angge. At isang kataga po na lagi kong nasabi na sa mga kaibigan ko din, isang kataga na sayang dahil si Konsehal Angge po ay nakita ko ang kanyang dedikasyon, pagmamahal sa bayan, at sayang po dahil kinuha siya ng maaga at hindi po sana deserve ang ganitong wakas. Kaya po sana makakabit na po ni Konsehal Angge ang hustisya. At isang mapagpalang umaga po muli. At ngayon naman po ay ang isa rin pong pagpapahayag ng pakikiramay sa nanay. Nanay po ni Konsehal Angge sa amin sa SB. Wala pong iba, si Konsehal Olive Pascual. Isang pagpalagang araw po sa ating lahat. Una sa lahat po, ako po ay nakikiramay sa pamilya po ng Paulino. So, hindi po lahat ang taus-puso kong pakiramay. Sa Konsehal Angge po, sa loob po ng halos 15 buwang magkakasama kami, talagang nakilala ko po yung ugali ng batang ito na talagang napakabait. Kasi po, bukod sa masayahin siya, talagang maalalahanin po siya. Ang hindi ko po makakalimutan sa kanya, kapag nagse-seminar kami, roommates ko po siya, napaka maalalahanin po na bata. Pagkakain po kami, kukuhanan niya ako ng tubig. Pagka po nagse-session kami, naiiwan po kami tatlo nila lunch after session. Nag-uusap-usap po kami. At kung may mga lakad po, lagi po niya akong sinasakay sa kotse niya, sinusundo niya po ako sa bahay. At last week nga lang po, ang saya-saya pa niya nung session namin. At sama-sama kami nagpunta doon sa opening ng barbershop ni Konsehal Jeline. Kasama pa po namin lahat ang sanggunian at si Mayor po. Napakasaya po niya nung last session po namin. Talagang ang lambing niya. Sabi pa nga niya sa akin, Konsi, mag-ipon ka na ng panregalo mo.
pagdating ng araw, kukunin kitang ninang. Sabi ko, sige, nakatagpo ka na ba ng talagang mamahalin mo? Naghahanap pa lang po. Ang saya-saya po niya nung Monday. Tapos nung Friday po, nag-meeting po kami ng yung committee po namin sa Binibining Santo Domingo. Si Vice, ako po siya, at saka lahat ng SK. Napakasaya po niya nung Friday, nung February 10. Lagi siya masaya, nakahag lagi, nahakap niya ako palagi. Sabi niya, Konsi, after nito, magpunta tayo sa coffee project ha, libre mo ko. Sabi ko sa kanya nung time na yon, anak, sabi ko, birthday ni kuya po kasi pwedeng next week na lang tayo lumabas. Hindi ko po alam na yung time na yon, yun na pala yung huling lambing niya sa akin. Sana nung time na yon ay napagbigyan ko yung batang niya kasi para ko na siyang anak, kaedad niya yung panganay namin. Talagang, ah, hindi ko talaga makakalimutan sa kanya pag bumababa ako ng hagdan after session po kasi hinihintay niya akong umuwi. Sabay kami sa hagdan, inaalalayan niya ako sa hagdan. Konsi Angge, hindi kita makakalimutan anak kasi napakabuti mo, napakabait mo para ako nadagdagan ng isang anak. Wala akong masabi eh, kaya nung nag-session kami nung Monday na nakita mong bulaklak at kandila na lang yung nasa lamesa mo, pinicturean ko yun, pinost ko talaga dahil kasi hindi ko akalain mawawala ka na. Hindi mo deserve yan, ang dami mong plano na sa next. Sabi ko, mananalo ka pa sa next. Alam kong matatapos mo yung term mo. Ang dami po niyang plano sa mga anak niya, kinukwento niya sa akin. Marami po siyang magagandang bagay na gusto pang gawin. Sayang nga lang at ganyan ang nangyari sa'yo. Hindi mo deserve na mawala ka ng ganyan na lang. Pero alam kong may dahilan ng Panginoon kung bakit. Hindi ka namin makakalimutan. Kaya ka ng number one dahil mahal ka ng tao. Dahil pinakita mo yung talagang tunay na ugali mo. Hindi kita makakalimutan, anak. Kaninang maga, nagkakape ako, binuwal mo yung tasa ko. Pinaalala mo sa akin, huwag ka magtatapos sa akin, anak. Nung nagkape kami sa bahay niyo, humingi ako na sorry sa'yo. Hindi kita ko makakalimutan, anak. Sana makabit mong hustisya. Mahal ka namin sa Sangguniang. Mahal ka ng bayan ng Santo Domingo. Ang memories mo hindi mawawala sa amin. Paalam, anak. Paalam. Ngayon naman ko ay pagpapahayag din po ng makikiramay ni yung kanya seatmate, magkatabi po sila sa chair. Magkasunod po sila. Wala pong iba, si Consihan Junior Bugawan. Isang magandang umaga at malungkot na umaga. Ang pamilya po namin ay taos po sa makikiramay sa pamilya Paulino, sa kanyang mga dalawang anak ni Gonzalo Angge. Bagamat kanina po sa mga kasama ko, malungkot po ito, pero lahat ng bagay, ito po ay may dahilan. Sabi nga po, ang tao pinapanganak pa lang, nakatakda na rin ang kanyang kamatayan. Si Gonzalo Angge po, naging hindi man maganda ang kanyang kamatayan, ito po talaga ay nakatakda na sa ganitong bagay. Sa ating pong mga kasama, sa pamilya ni Gonzalo Angge, alam ko po, malungkot, masakit. Ang tanging malalapit na lang po natin ay ang Diyos. Ang Diyos po ang makapag-aalis ng sakit at kirot sa ating puso. May hustisya po dito sa lupa at sa taas, sa langit, hindi po makakaligtas ang lahat ng hustisya. Ito po ay tapat at pantay sa paningin ng Diyos. Ang kanyang pong hustisya ay talagang mararanasan ng sinuman. Kaya inihiling po din natin, ipanalangin natin na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating kasama. Hindi ko makakalimutan kay Gonzalo Angge, bagamat ilang session po ako hindi naka-attend dahil sa isang masamang kalusugan. Ang hindi ko po makakalimutan ay kapag dalating ako, tinatanong agad kung ano yung programa na pwede kong itulong sa kanilang barangay. Ganun po kamahali Gonzalo Angge ang barangay Santo Rosario at sa iba kababaihan.
Madalas po niyang hinahanap kung meron na pang programa na pwede naming ilatak at para makatulong sa ating mga kababayan. Nangungulit po lagi yan, hindi man po ako nakapatid ng session, lagi na sinasabi, bigyan mo naman kami ng programa. Kaya hindi ko po makakalimutan ang isang tapat na kaibigan at talagang handang maglingkod sa bayan ng Santo Domingo. Muli po, kami po ito sa nakikiramay sa pamilya Paulino at sa kanyang anak na naulila. At ngayon naman po ay tinatawagan ko ang uli pong isang kasama po natin sa Sangkunian, wala pong iba, si Consi Arlan Ryan Andres. Isang malungkot na umaga po sa ating lahat. Unang-una po ang pakikiramay sa pamilya ni Consi Angge, sa kanyang pong mga kamag-anak, sa aming pong mga kababaryo sa San Rosario. I-share ko lang po. Si Consi Angge po ay naging malapit po sa akin simula po nung nag-file kami. Kaya talaga pong siya na po yung lagi po na lumalapit, nagtatanong sa lalakad. At sa aming grupo po, siya po yung atasan na magpapaalala sa amin na ang lakad natin ngayon sa ganito, siya po yung magte-text. Si Consi Angge po kasi ay talagang dedicated po. Gustong-gusto niya pong maglingkod sa bayan ng Santo Domingo. Kaya pinagbigyan naman po siya. Nakita ko po yung kanyang tunay na pagmamahal sa ating mga kababayan sa bayan ng Santo Domingo. Share ko rin po na nung pong huli na nag-abot po kami sa Sangguniang Bayan, ay kinansyawag po ako ni Consi Angge. Consi, magpabili ka naman ng cake. Gusto ko eh kang kumain ng cake. Lemon flavor. Eh saan ba tayo kako bibili? Sabi niya, sa inilang yan. Eh magkano ba yon? Sabi ko, 500 lang, sabi niya. Ikaw naman, Kap Consi Angge, pa 500 na lang laman ng wallet ko, mawawala pa, sabi ko. Sige naman na ah, gusto kong kumain ng cake. Sa madalit sabi po, nagpabili po kami ng cake. Nung dumating po yung pinabili namin, siya pa yung kasama ni Monique na nag-slice sa cake. Pinagbibigyan niya po kami. Yun na pala yung huling paglalambing mo, Consi. At hindi ka namin makakalimutan sa Sangguniang. Sana gabayan mo kami palagi. Ikaw yung magiging gabay namin sa pang-araw-araw naming pagtatrabaho sa pamahalang bayan. Sana ay makamit mo yung hustisya na nararapat para sa iyo. Hindi mo deserve na sa ganyang paraan ka nawala. Maging isama po natin sa araw-araw nating panalangin ang kaluluwa po ng ating minahal na Consi Angge. Sa muli, Consi Angge, maraming salamat sa serbisyo sa bayan ng Santo Domingo. Hindi ka namin makakalimutan. If I may add lang po, si Consi Angge po makulit pag hindi sesyon. Pero sa panahon po na nakasama ko si ABC, parehas na parehas po silang pagka nagsesesyon. Tahimik. Pero pag nagsalita po, talagang may dating yung kanyang sesyon po. So, naalala ko palagi si daddy niya sa kanya. Po, at ngayon po ay panoorin po natin yung video presentation po na ilihandog po ng tanggapan ng Sangguniang Bayan. Ito po yung mga nakasama po namin si Consi Angge plus yung po mga binigay na pictures ni Adi Love.
kasama si Konsi Angel. So, nung time po na sinabi sa amin na nawala si Konsi Angel, tumawag po si Vice. Madami po tumawag. Hindi po ako nagpunta. Ayaw ko po siyang makita na ganun. Gusto ko po siyang makita yung huli, yung pakulit. Yun po gusto kong nasa memory ko. Ayaw ko pong makita na kung ano yung nangyari sa kanya nung time na nakatay siya. So, yun po ang isa sa mga dahilan na po kung ba't hindi ako talaga nagpunta. Although, dumaan po ako ng gabi doon, andun pa, hindi po talaga ako bumaba. So, yan po ang memories ni Konsi Angge, kasama po ang family niya at kasama po tayo dito sa Sangguniari. So, at this point, may we call on our ate, ano po? Ate po namin sa ate nila sa Sanggunian, pero pati ko siya dahil mas matanda po ako sa kanya. Wala pong iba. Vice Mayor Jeline Domingo Velasco. Isa pong malungkot na umaga sa ating lahat. Hindi ko po alam kung paano ko umpisahan yung aking nasabihin dahil sa Sanggunian po kasi si Angge po yung pinakamalapit sa akin. Dahil nga po, siguro dahil parang kaming babae. Tapos, magkailaran lang po kami. Sabi nga nila, millennial. Ting may lakad po kami ni Angge. Nagtatawagan po kami. Kung saan kami pupunta. Tama po yung lahat ng sinabi ng mga kasamahan namin sa Sanggunian. Di isa po ang sinasabi, napakabuting tao po ni Angge. Sa ikli po ng panahon na kami yung magkakasama, nakita po namin talaga yung pagmamahal niya, yung talagang kagustuhan niya na magservisyo po dito sa ating bayan. Kung kaya kung nabalitaan ko po namin nila Mayor yung nangyari sa kanya, hindi po ako makapaniwala. Agad po kami pumunta doon sa Gimba. Age, mahal ka namin. Hindi niyo po kasi nakatanong minsan pag pumapasok kami dito sa munisipyo, hindi po ako nagdadala ng sasakyan. Sabi ko, Age, sabay na ako sa'yo, ma. Opo, sabi niya, halina kayo. Umikot muna tayo. Tapos sa akin na ihatid, kasama namin si Konsi Olive. Madalas po na gano'n na hinahatid niya kami nun sa kanya-kanya namin bahay. Tapos minsan pag may mga lakad kami, ako naman po minsan yung naglahatid sasama sa kanya. Kaya hindi po kami makapaniwala na gano'n kabilis yung nangyari sa kanya. Hagay, kung asan ka man ngayon, sana mahangad mo yung kapayapaan kasama ng ating Panginoon. At patuloy mo sana kaming gabayan dito sa Sanggunian. Dito po, dito sa bayan ng Santo Domingo, ikaw ang magiging angel namin na laging nakatingin sa amin. Yung mga kwentuhan natin na minsan lagi mo sinasabi, yung kwento ng buhay mo sa mga anak mo, nandiyan yung mga anak mo na minsan nasasalubong pa kita pag naghahatid ka sa school. Dahil pareho po yung hinahatiran namin ng mga school na anak namin. Talaga napakasipag po ni Angge. Tapos pagkahatid niya ng school, bibilang pa niya ng gamot yung daddy niya. Pupunta daw siya ng Mercury. Tapos minsan sasabihin niya, Pai, sandali lang, bibili ako ng urea. Kasi inuutosan ako ni daddy na bumili ng urea. Ganun po, kabait sa magulang si Angge. Ang aming pong taus-puso ang pakikiramay kasama ng Sanggunian at ang aking pong buong pamilya sa mga anak, kapatid at magulang po ni Konsehala Angge. Mamimiss ka namin hanggang sa huli nating pagkikita. Mahal ka namin. At ngayon naman po ay ang panghuli pong magbibigay ng kanyang pakikiramay po sa ngalan ng pamahalang bayan at sa ngalan din po ng kanilang pamilya. Wala pong iba, Mayor Ivy Diado de Guzman. Isang
malungkot na ubalo po sa ating lahat. Sa pamilya, uy, Paulino po, kaus-puso mong pakikiramay. Actually po, I'm really lost for words. Hindi ko alam kung ano yung mabanggitin ko. Matagal ko iniisip, pero hindi talaga ako makabuo ng kailangan ma-share ko sa inyo. Kasi alam niyo po, si Angesh, anak ko po siya eh, sa serbisyo publiko. Kasama ng iba pa, si Anggi po, alam naman natin, bagong-bago sa serbisyo publiko, natatandaan ko pa, nung bago kami mga panya, ang buhok ni Angge yung makulay na maputi. Sabi ko, Angge, baka gusto mong palitan yung color ng buhok mo, baka gusto mong pakulayan ng iba. Sabi ko pa po, ginawa naman po niya, nagpakulay siya talaga ng, actually mahirap pa, 2 beses yata yun. So ginawa niya talaga, nagpakulay ng panibagong, na iba yung kanyang color ng hair. At saka, alam niyo po si Angge, katulad ng sinasabi ng mga kasama, tuwing papasok po yan sa Sanggunian, dadaan po siya sa opisina ko. Basta bigla siya susulpot, magugulat na lang ako kahit nakikipag-usap ako, nandun na pala siya sa gilid. Kasi busy ko sa pakikipag-usap sa right side, andun pa siya, pala siya sa left. At kung minsan po, basta pauupo lang muna siya doon, magtatanong, magkukonsulta, maghihingi ng advice kasi siya nga po yung may hawak sa committee ng public market, lalo na nung binubuo nila yung code po. At natapos po niya yun, natapos po nila, natapos ni Angge. At masasabi po natin na yung naging servisyo po ni Angge ay napakaikli. Tama po, nakapaghihinayang. Pero masasabi po natin, sa ikli ng servisyo na yon, ipinakita niya kung paano maging isang tunay na servisyo publiko. Ipinadama po niya, lalo na sa mga alam ko, lumilibot po siya, umiikot siya sa ating mga, lagi nilang sinasabi sa tuwing darating si Angge, nandun yung hindi ng kanyang mga mata. Siguro nakita natin sa pictures kanina, wala yata doon na hindi siya nakangiti. Laging nandun yung hindi mo na nakikita yung mata. Nagpapasalamat kami sa iyo, Angge. It's very brief, pero very meaningful. Maikli, pero ipinadama mo kung paano ang serbisyo. Maikli, pero makabuluhan. Maikli, pero lalo ipinakita sa amin kung paano ang dapat na pagmamahal. Dahil napakabata mong nawala. Ipinadama mo sa amin, itinuro mo sa amin na wala kaming dapat sayanging oras dahil ganun pala kaigli kung paano kumisan na wala ang isang mahal sa buhay. So sana, kung saan ka man naroon ang game, you rest in peace, gabayan mo kami. Sana makuha mo ang dapat na kapanatagan sa kung saan ka man naroon. Sa kanya pong mga anak at sa kanyang buong pamilya at taus-pusong kong pakikiramay ng buong pamahal ang bayan, kasama ang lahat ng ating mga mamamayan at ang pakikiramay po ng pamilya de Guzman sa inyo. Maraming salamat, Angge. Mahal ka namin at hanggang sa muling mga pagkikita. Maraming salamat po. At upang magbigay naman po ng pagtugon, ay tinatawagan ko po ang panganay na anak ni Konsihala, si Alexi Zane Cain Paulino. Kasama din po si Bunso at saka si Ate Lovejoy. Good morning po. I am Alexi, the firstborn daughter of Angelica Alexis, and the person beside me is my younger sister, Acacia. Thank you for coming to my mom's last day with us. Thank you for always being kind to my mom as it makes her feel loved and cared for. She really appreciates on getting to be with us even though she only had a little time with us. She wants you to know that she is always here for us even though you can't feel or see her.
Thank you. Isang mapagpala, ngunit malungkot na umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lovejoy Paulino, ang nakatatandang kapatid ni Konsi Angge. Sa totoo po, naghanda kami ng speech kasi sabi ko nga sa daddy at mommy ko, baka hindi ko matapos. Kaya at least babasahin ko na lang. Pero naisip ko, mas gusto ng kapatid ko yung naririnig niya kung ano yung nasa puso namin at kung ano talaga yung nararamdaman namin. So totoo po, kahit ako yung panganay, para po kami yung magkasunod sa kalokohan, sa tawanan, alam po ng mami at daddy namin yan. Kasi yung dalawa po namin kapatid ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ako po yung lagi nang dinadalaw sa Pampanga o sa Baguio noong mga panahon na bata pa kami. So, sa lahat po ng mga narinig namin, maraming salamat po. Hindi man po nagtagal sa serbisyo yung kapatid ko. Alam namin na sa maikling panahon, pinatuloy niyo siya sa inyong mga puso, sa inyong mga tahanan. Kung maalala ko lang po, ilang araw bago po siya pumanaw, naka-leave po ako dahil kaarawan ng aming ina noong 8 ng Pebrero. Nagda-drive kaming dalawa kasi papunta kaming kabanatuan. Normally po, pumunta kami McDo, nagkakape yan. Tapos nag-uusap kami and then I told her how proud I am sa lahat ng naabot niya. Kasi naging witness po ako sa lahat ng pinagdaanan ng kapatid ko. Alam niyo po yung vice at saka mayor. Hindi naman siya manihim sa mga nakaraan niyang kwento ng buhay. And then I told her na pagpatuloy mo lang kasi isa kang magandang ehemplo hindi lang sa kababaihan kundi sa mga kabataan. Kaya sa tuwing umuwi po yan ng bahay, laging may dalang kwento yan. Lagi ko nga pag niloloko yan na baka pwede mag-uwi na siya ng spaghetti o kaya pansit. Kasi lagi daw po siya sa handaan. Kaya lagi po niyang sinishare sa amin sa bahay namin kung ano yung masasarap na pagkain na inihahain niyo sa kanila sa tuwing dumadalaw sila sa mga bahay niyo. Kaya in behalf po of the Paulino and Uli family, we would like to thank everybody who have been a very good part of my sister's short yet very smooth journey on this earth. Hinihiling lang po sana namin na ipagpatuloy natin yung pagdarasal sa kanyang kaluluwa at para sa kanyang itatahimik. Yun lang po at marami pong salamat. At this point po, we are requesting Police Captain Nelson Tarup and the company. Maglalayin daw po kayo dito. Kasama po ang buong Sangguniang Bayan and the family po. So, i-assist po kayo ni, andin po ba si Ma'am Michelle? Pa-assist na lang ni Ma'am Michelle yung for the vice. Sa family po ni sa isang sa.
Thank you.